Coach Tab ang coach na nagamit ng gusto ang kanyang mga players at nagawang matalo ang South Korea ng 2 beses sa isang window lamang sa FIBA qualifiers. Siya ang may hawak dito sa Gilas team at kay Kai Soto na kung saan nasabi nito na magiging malaki ang contribution ni Kai Soto para sa Adelaide 36ers ng National Basketball League Australia. Bilang coach ng Gilas ay siya ang gumagabay sa team para makabuo ng strategiya sa paglalaro ng basketball at nasabi nito na madaling nakaka-adapt o nakakasunod si Kai Soto sa mga instructions at sistema ng Gilas team na kung saan matatandaan natin na halos 2 araw lang ang naging preparasyon ni Kai Soto kasama ang Gilas team para sa FIBA qualifiers. Maging ang ESPN Australia commentator na si John Cassie ay nasabi na maganda ang performance ni Kai Soto sa FIBA qualifiers. Sa mga numbers ni Kai Soto laban sa mga naturalized players na nakakatapatan niya at sa limitadong oras lamang ay masasabi natin na pwede na ito pero kailangan pa niyang pagbutihin pa ng gusto kapag naglaro na ito sa NBL para masigurado niya na makakapasok ito sa NBA pagdating ng NBA Draft 2022. Ngayon nga ay nasa Serbia na ang Gilas team at kumpirmado na hindi maglalaro ang NBA MVP na si Nikola Jokic ng Denver Nuggets, Pokusevski ng Oklahoma City Thunder at Smilagic ng Golden State Warriors. Mukhang may pagkakataon ang Gilas para sa isang upset kung magiging masipag ulit ang mga ito sa depensa at kung magkakaroon sila ng mababang turnover dito. Kung sa opensa naman ay kayang-kaya nilang lahat na gumawa ng score lalong-lalo na at mga shooters rin ang mga guards natin na sina Dwight Ramos, Jordan Heading, SG Bilangel, RJ Abarientos at iba pa. Sa loob naman ay meron tayong matatangkad na players kagaya ni Kai Soto at Ansh Kuwame, maging ang mga forwards ng Gilas ay meron ring height na pwedeng tumapat sa forwards ng Serbia. Mukhang may pagkakataon ang Gilas na manalo dito at magtutuloy-tuloy ang panalo nila mula sa FIBA qualifiers hanggang dito sa OQT, lalong-lalo na kung mag-iinit ang 3-point shooting ng Gilas team. Sa height ay walang problema ang Gilas pero sa experience bilang pro basketball players ay liyamado ang Serbia at maging sa FIBA ay ang nakakatapatan ng Serbia ay mga bigating teams rin. Hindi naman gaanong nasurpresa si Coach Norman Black sa panalo ng Gilas sa FIBA qualifiers dahil na rin sa nasabi nito na merong talent ang Gilas team at maganda ang programa ni Coach Tab. Dahil na rin sa merong talent, magandang programa at sinasabayan nila ito ng hard work na nakita ni Coach Norman Black sa mga practice sessions ng Gilas ay mukhang ini-expect na niya na mananalo ang Gilas sa qualifiers na kung saan nagawa nga naman ng Gilas team na walisin ang mga kalaban nila sa third and final window ng FIBA qualifiers at makapagtala ng perpektong record na walang talo. Ayon naman kay Coach Tab ay maganda ang output ng Gilas ngayon pero mahirap at magiging hamon na mapanatili nito ang magandang programa ng Gilas ngayon dahil na rin sa hindi maiiwasan na magiging pro basketball players ang mga players ng Gilas ngayon at magiging isang hamon ulit ang availability ng mga players lalong-lalo na kung mataas ang talent fee ng mga ito sa kanilang mother team pagdating ng panahon. Yan na muna para sa video nating ito at kung bago ka pa lamang sa ating channel na WZone ay huwag mong kalimutan na i-click ang subscribe button, notification bell at ang like button kung nagustuhan mo ang ating video. Kita ulit tayo sa next video natin and God bless sa inyo at sa inyong pamilya.